Blessed morning to each and every one of us. So, meron lang po akong sasabihin sa inyo regarding sa konsepto o yung pagkaunawa ng ibang mga tao regarding kung sino daw yung mga pupunta sa langit. And it's so sad, even many Christians, or should I say, some Christians, merong wrong perception tungkol sa kung sino ang mga pupunta sa heaven. Okay, ito po ang katotohanan. Heaven will be filled with forgiven people. It will not be filled with perfect people. Sabi ng iba, you should be perfect in order for you to get a place in heaven. Yun po ay hindi biblical, yun po ay mali, sapagkat ang puso po ng Panginoong Jesus ay maligtas ang buong mundo. Isipin niyo po yung konsepto niyo. Bakit po niya gustong maligtas ang buong mundo? Sapagkat lahat ay nagkasala at walang matuwid, wala kahit isa. So heaven will be filled with forgiven people. Actually, we are not perfect. We are just forgiven. Why? Because of the blood of the Lamb, the perfect Lamb of God who takes away the sins of the world. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. You cannot earn your salvation to heaven. You cannot earn your own way to heaven until tanggapin natin si Jesus as our very own personal Lord and Savior. Jesus alone saves. Jesus alone is the only way to heaven, not the other way around, nor not anything. Don't let anyone fool you or trick you dahil sila ay mabubuti, sila ay mababait, pupunta na sila ng langit. Mm-mm-mm. And ito pong shocking. Maniniwala ba kayo sa akin kung sabihin kong napakaraming mabait na tao sa impyerno? Ha? Oh, wala, bakit? Because salvation is not earned kung ano yung pwede mong gawin. May mga tao pong punong-puno ng moralities, sila po ay tawag dito, magagalang, mataas ang pagtingin o pag-estima sa moral. But, nung i-present mo ang gospel, tinanggihan nila. Hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Mababait sila. Namatay silang mabait. But, nireject nila ang Panginoong Jesucristo. So, they ended in hell. They end up in hell. Yan po ang nakalagay sa Bible. Natatandaan niyo po yung katabing magnanakaw ng Panginoong Jesus. Actually, hindi lang po magnanakaw to, criminal to, mamamatay tao to. Lahat ng kasamaan nasa taong ito. But, sa loob ng 6 na oras, nakasama niya ang God the Son, ang God of the Universe sa kanyang tabi. Nakita niya pinapahirapan, pero nakita niya yung kaningningan sa mukha ni Jesus Christ. Sabi niya, Lord, remember me when you came into your kingdom. When you come into your kingdom, Lord, alalahanin mo naman ako. Then sabi niya, I tell you, today you will be with me in paradise. In Tagalog, mas maganda sa Tagalog, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Anong mabuting ginawa ng taong yon? Wala. But, ang nangyari is this. Was this. Ito pa lang nangyari. Nakita lang niya, naniwala siya. Nakatabi niya ang tagapagligtas ng buong mundo, ang Panginoong Jesucristo. And that point, naligtas po siya. Wala siyang degree sa Bible school. Wala siyang alam sa kabutihan dahil nga alam natin ito ay magnanakaw, ito ay masamang tao, ito ay kriminal, pumapatay ng tao. Masamang tao. But nung nakita po niya ang Panginoon, sapat na po yun. Ang glory at kagandahan ng kaniningan ni Jesus para maligtas ang tao. Alam niya ito ang Savior ng buong mundo. At malapit na siyang malugutan ang hina, kaya naisip niya, kung hindi ko pa tatanggapin si Jesus Christ ngayon, anong mangyayari sa akin? So yung mga inaabutan po ng mensaheng ito, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Di ba? Kaya habang may panahon pa, habang may hininga ka pa, receive Jesus into your life. Gusto mo po siyang tanggapin ngayon? Halika, manalangin tayo. Lord Jesus Christ, alam ko po nagkasala po ako.
at awarin mo po ako sa mga kasalanan ko. Inaanyayahan kita, Panginoong Jesus, sa buhay ko para maging personal kong Panginoon at tagapagligtas. Lord, lead me. I-guide po ninyo ako. Simula po ngayon, i-drive mo ang buhay ko at kayo maging pilot ng buhay ko. Dalhin mo ko sa kung saan ibig mo, Panginoong Jesus. Ikaw na po ang manguna sa akin. From now on, you are now my Lord and Savior. God the Father, thank you for forgiving me. God the Holy Spirit, thank you for sealing me the seal of ownership. Thank you po. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Thank you in Jesus' mighty name for my salvation. Amen. Kung yan po ay bukal sa iyong puso, ngayon po ikaw ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon ka ng bagong pagkatao. Dito pa lang sa lupa, possess mo na ang buhay na walang hanggan na yan. Kaya naniniwala ako, ang buong buhay mo ay igugugol mo sa mga bagay na makadiyos. Magbabasa ka na ngayon ng Biblia. Hanapin mo ang Panginoong Jesus sa Biblia sapagkat diyan at siyan mo lang siya tunay na masusumpungan sa kanyang mga salita. Marami mga gandang libro tungkol kay Jesus, but ang Bible ang pinaka-source. Ang Bible ang pinagmulan ng lahat ng yan. So, kinabati kita kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay. And again, heaven is filled with forgiven people. Isa ka doon. It's not filled with perfect people. Nobody's perfect. No one's perfect. Wala pong perfecto sa mundong ito. Huwag padadaya sa rehilyon. Huwag padadaya sa maling turo. Napakaraming nagtuturo, pero tandaan po natin, Jesus alone saved. Sabi niya, John 14:6, huwag po natin kalilimutan, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Yan po ay galing sa bibig mismo ng Panginoong Jesucristo. The only way, the only truth, the only life. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ikaw po ay malugod kong inaanyayahan na mag-subscribe na. Click mo ang notification bell para magkaroon ka ng mga notifications pag mayroong mga videos na bago dito sa ating channel. As always, Jesus truly loves us all.